pababa and puro flowers. So napakaganda pong variety dito for tropical gaya dito sa Pilipinas. Dito pa. Magandang araw po mga ka-apples. Andito po tayo ngayon sa ating trial farm na apples, different varieties ng apples. So dito po nakapalupan mga 10 varieties. And ito po yung isa sa mga trial natin dito, ang Wambugo apple. So sikat na sikat po itong variety na to sa Africa, specifically sa Kenya, kasi doon po ito nag-originate ang variety ng apple na to. Yan, napakaganda po niya. Napakaganda ng mga dahon. And then dito sa kabila is ang ito po yung mga local na variety dito na ating na-develop. Ito po yung apple. So grown from seeds and flowering na rin po dito. Ayan, meron na rin po mga fruiting buds. Ayan. So ngayon, yung ipapakita ko po sa inyo itong isang puno ng wambugo na flowering na po. So ito po ay nakapat lang. And ito pala isang variety na na-train natin, yung Davao variety na locally produced or locally developed din po sa Kapatanan. Maganda rin po yung dahon. Ang lalapad ng mga dahon ito. And ayan, akyat pala tayo. Ito po yung aking sinasabi na wambugo na ayan, sa baba, nakapat lang po yan. So after po nung dormancy niya, nalaglag lahat yung kanyang mga dahon. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, ang dami pong clustered ng mga flowers ng ating wambugo. Ayan. So bawat sanga, meron din pong mga flowers. Ayan, napakaganda. And pink. So hanggang dito sa may baba. Ayan. Ayan. So ito pa, meron pang flower buds. And then ito, sobrang dami. Ayan. So hanggang dito sa pinakatip, pababa, and puro flowers. So napakaganda pong variety dito for tropical gaya dito sa Pilipinas. Dito pa. Ayan. So sobrang dami. So ito po yung isa sa mga sinasuggest na dapat natin maitanim dito sa tropical area gaya ng Kapatagan or ng Pilipinas mismo. So napakaganda po nito. And take note, wala pa yata itong 1 year since nung pagka-graft po doon sa pinakababa. Sobrang bilis pong lumaki nitong apple nito. So ito po yung kanyang graft union. Yeah. Yun nga lang, itong rootstock na ginamit ko is napakalaki na. And then ito pong rootstock nito is locally produced po dito. So ayan, hanggang doon. So napakaganda po nitong variety ng apple na pwede natin itanim sa Pilipinas. Kahit sa mga lowland areas, kayang-kaya po itong apple na ito na variety na tumubo and then magiging productive. So yun lang. Thank you!